na ang nakalagay doon, ano ang iyong buhay? Nakapagka binuklat po ang isang simpleng pulyeto ang nakalagay, ang mga talata ang salin niya na nagsasabing ang tao ay makasalanan, ang tao ay mapapahama. Subalit, minahal ka ng Diyos. Magsisi ka ng kasalanan. Sumampalataya ka kay Kristo bilang siya ang daan na siya ang katotohanan ng buhay. Sabi niya sa mga ngaral, maliwanag kung sino ang totoo at nagpapahayag ng katotohanan. Isang pulyeto ang pinagmamalaki ay ang mga building at mga politikong nagbibigay parangal sa isang relihiyon. O isang simpleng pulyeto na nagsasabi, ano ang iyong buhay? Amen. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng 15 minuto ngayong araw na ito, 15 minuto ibibigay sa iyo ng Panginoon sa araw na ito. Pagkatapos ng 15 minuto, yung ika-16 na minuto, nasaan kaya ang buhay mo? Nasaan ka kaya, kaibigan? Doon sa 16 na minuto. Maaaring katanungan yan ngayong umaga. Wala kang katiyakan. Pero salamat sa iglesia nito, mayroong pindihan. Amen. Amen. Ang aklat na ito ang nagsasaysay. Matapos man ang 15 minuto ng buhay mo dito sa lupa, ito rin ang magpapahayag, yung 16 na minuto ng buhay mo, ito ang magpapahayag sa ang kaputo mo. Sa ilang minuto na ating gagamitin ngayon, isa pang magitan ni Jesus. I am proud being a Baptist. Ang misahe po ng Panginoon ngayong umaga is about man's extremity is God's opportunity. Man's extremity is God's opportunity. Sa Tagalog, ang kasundulan ng tao ay pagkakataon sa Diyos. Hello? Sa tao, siya may sundulan. Sa tao, mayroong katapusan. Sa tao, meron tayo hindi pwedeng magawa. Pero kapag ka nandun na sa isang kalalagayan, wala ka nang magawa. Yan ang pagkakataon ng Diyos para sa iyo. Man's extremity is God's opportunity. Book of Hosea, chapter 13, verse 9. Tayo po ay tatayong lahat bilang pagdalag sa salita ng Diyos. Hosea, ang book of Hosea po is Hosea, Joel, Amos. Okay? Malapit po yan sa book of Thessalonians. Okay? Hosea, Amos, Hosea, chapter 13, verse 9. Wait, medyo pagpasensya niyo po yung boses ko. I am now in recovery time. Mamalat pa ko talaga ako. Pero alam niyo po, ang pastor na ito, hindi ako nag-reserve ng boses. Kapag oras ng pangaral, talagang ibinibigay ko po ang the best para sa Panginoon. Andiyan na kayo, amen? Amen! Okay, sa mga bisita natin, meron tayong screen po dito. Okay? Okay? So, sa mga members, meron kayong dalang Biblia. Tama? Amen! Pag wala kang Bible Baptist ka lang, tayo po ay nasa simbahan ng Bible Baptist. Amen? Amen! Amen? Amen. Ang kaganda sa simbahan ito, may Biblia. Lahat ay may Biblia. Hindi yung ministro lang ang may hawak ng Biblia. Lahat ay may hawak ng Biblia. Amen? Amen. Sabi po ng verse 9, Hosea 13:9, it says, O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. Alam mo, kinakausap ng Diyos ang bansang Israel. Ikaw, Israel, winasak mo ang iyong sarili.
Pero alam mo, nasa akin ang iyong pag-asa. Sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo manalangin, Lord, you bless the message. Ipaunawa mo sa amin, mga tao, na sa panahon ng sukdulan na sa amin, wala na kami matakbuhan. Limited na kami sa aming buhay. Wala na kami pwedeng gawin pang anuman. Yan yung oras at panahon para sa iyo. Sapagkat ang tunay na tulong ay magkagaling sa iyo. Pagpalayo ko ang mensahe. Ang inyong lingkod as I preach, gamitin niyo po, alam niyo po ang kahinaan ng aking physical sa tunay. Gaya ng aking panalain kanina sa office, I want to be a help and I want to be a blessing. Use me, O God, in Jesus' name. Amen. Ay ko'y makakaupo. O Israel, thou hast destroyed thyself. Alam niyo ang tao, talagang winawasan niya ang kanyang sarili. Di ba? Bakit hindi ko bakit masasabi ko na winawasan talaga ng tao ang kanyang sarili? Pakihin niyo po. Pakihin niyo kayo. Kita niyo yung mga ginagawa ng mga superpower na bansa. Gumagawa ng mga armas para buksain ang tao. Tama? O nakita natin, naranasan natin, yung COVID, ginawa ng tao. Diba? Ginawa ng tao. Para wasakin ang tao. Diba? Ginawa ng China, sila ngayon, minawasak na kanilang ginawa. Kita mo yung pagkain, akala na nag-i-enjoy kayo sa melty? Yung mga mahilig sa melty, nag-i-enjoy ka? Hindi mo ba alam, sinisira ng melty ang iyong katawan. Pwede mong sumigaw ka ng malakas sa inyo. Kaya hindi ka makaipit ang tao mo ng melty. Okay, tama, isa pa. Bakit hindi ko masasabi kung inawasak ng tao ang kanyang sarili? Pwede niyo po ako. Kita mo yung sigarilyo. O kita mo, huwag kayo magagalit sa akin sa nilinigarilyo dito ha. Kasabihin ko lang ang totoo. Di ba? Kita mo yung sigarilyo. Pag binili mo ang isang kahang sigarilyo, may nakadrawing pa. Butas ang lalamunan. Tama? Butas ang liit. Payat na payat. Pero bakit kahit may nakadrawing, binibili mo pa rin? Yung manufacturer niyan, alam niya na ang kinang ginagawa ay makawawasan ng tao. Pero bakit pinagpapatuloy para siya yumaman? O, namiginig kayo? O, kita mo yan, alam. O, dito sa pagbilaw, gagawa ng gawaan ng San Miguel. Tuwan-tuwa naman ang pagbilawin, luulad ang bayan. Okay. Dadami ang trabaho. Did you get me? Thou hast destroyed thyself. Winawasak ng tao ang kanyang sarili. Ito mo kayo mga kabataan. Alam nyo na ang droga, nakakasira ng ulo. So bakit ka nagdodroga? Oh, pwede ka makainin. Thou hast destroyed thyself. Pag sinabihan mo naman, sasabihin siya, nakikialam. Hindi ako nakikialam. Sinasabi ko ang totoo. Masalamatan mo nga, may tao pang ganitong malakas ang loob mga Diyos. Bakit ako malakas ang loob? Ay, hindi naman ako umaasa sa iyo, sa Diyos ako umaasa eh. Bahala ka kung magagalit ka. Pero sabi ng Bible, oh, palitan mo na yung Israel. Pangalan mong ilagay mo dyan. Mas good. Oh, sige, basahin natin. Sabay-sabay. Pagkatapos pangalan, huwag ilagay dyan. O nakikinig ka? Nakikinig ka? O ready ka na? Alam mo ba ang pangalan mo? O sige nga, ilagay natin dyan ako, Israel. Ang ilagay.
ikaw, pangalan mo, lalakasan mo ha? Ready ka na, hello? Yeah. Alright, let us read, go! All the men, thou hast destroyed thyself, but in me is thine. Yan ka. Yan ka. May awitin. Gusto kong bumait, pero di gumagawa. Gusto kong bumait, pero di gumagawa. Sa totoo lang, ang tao talaga may extreme living. Hanggang hindi kaya ng tao gawin yung gusto niya sa sarili niya. Gusto mo magbago? Hindi mo magawa. Sa Martes po, lahat ng hepe ng Quezon, i-in-house namin sa isang hotel, lahat ng hepe ng 1st and 2nd district. Kung pausap, tumawag lang mo sa akin kanina, nagtatanong. Tuturuan namin yung mga hepe. Hindi mga din mga hepe, ako yan na ikulong ko sa isang hotel. Wala ko yan! Ito niya, mas doon mo na makasunod ng hepe. Wala ko yan, 5 days! Ang unang lecture sa buong maghapon, sa unang araw, ang kaligtasan. Amen! 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 Mas na naman yan, kumahit mo, hindi pa ba? Yan po ang kakapusan ng tao. Gusto mong kumahit, gusto mong magbago, pero hindi mo magawa. Amen. Amen. Amen! Gusto mong iwanan ang bisyo pero hindi mo magawa? Sa kakalang dingdingin pag sinabi ng ni Doktor, pag nagpatuloy ka dyan, dalawang linggo ka na lang. Right. Nung makatapos, di ba yung dalawang linggo? Hindi naman ah. Subo ko na eh. Ang tigas talaga ng puno mo. The Bible says, but in me, saith the Lord. In me, sabi ng Diyos. Hello? Yeah. Is thine help. Bakit ganito ang tao? Gusto mong magbago, hindi mo magawa. Bakit? Are you with me? Yeah. Why? Listen to this. Okay. Siguro po eh, kaya ako na mamaos, talagang kilala niyo si pastor. Kapag preaching, talagang wala ko itong ano, wala ko itong asintabi. Bakit ganito ang tao? Because man has no life. Man. Gusto mo magbago pero hindi mo magawa. Why? Because man has no life. Ang tao talaga, bagamat ikaw ay malusog ngayon, bagamat ikaw ay humihinga, bagamat ikaw ay nakakakilos, pero mga kapatid, we are dead in the sight of God. Yeah. Ang definition po ng patay sa Diyos is this. Kaya tayo patay sa harap ng Diyos dahil tayo po'y hiwalay sa Panginoon. Yeah. We are separated from God. Amen. Bakit ang physical ay namamatay? Pag humiwalay ang kaluluwa ng Espiritu sa katawan mo, patay na ang katawan ka. Hello? Kapag umalis ang kaluluwa ng Espiritu sa katawan ito, ang katawan ito ay patay. Tayo po'y hiwalay sa Diyos dahil ng kasalanan. Ang tao po'y nahiwalay sa Diyos. Nagkaroon po ng malaking pagkita ng tao between God and man, dahil may malaking pader ng kasalanan. Kaya sa Diyos, pagkabat ikaw at ako'y buhay, pagkabat ikaw at ako'y malaki at katawan, we are dead in the sight of God. Amen. Kaya kahit sabihin mong gusto kong magbago, hindi mo makaya. Right. Because you are dead. Amen. Ano ba nagagawa ng patay? Kahit anong sabihin ko dyan sa patay, hindi na maririnig. Alam mo, ang pahit-pahit po eh. Ang sipag po eh. Eh, bakit ang buhay?
Kaya hindi mo sabihin. Yung buhay, lagi mong minumura. Yung buhay, yung asawa mo, hindi mo naman sabihin ng I love you. Nung buhay, lagi mong sinusukita ng asawa mo. Nung magkasama pa kayo, wala mong, nung pati, hindi ko kaya mabuhay, pag ikaw ay nawala. We are dead inside of God. Kaya kahit anong sabihin mong pagbabago, hindi mo magkamakan. Ano po yung tinuturo ko sa pulis? Yung totoong internal cleansing, gusto mong malinis ang pulis dahil kayo'y patay sa Panginoon, hindi mo magawa. Kung isang kriminal, dahil kaibigan mo, napalaya mo. Yung sa Lucena, para lamang ang hepe, hindi ma-uli. Dahil meron direct na bata, pinatay. Ano mo ang ginawa? Ang inuli ay yung hindi lang nagkasala. Ikinulo. Tapos after 3 days or 5 days, nag-pick it out. Yung gano'n mga pag-pick it. So siya. Eh yung siya rin natin sa mga matang tao. Bakit? Gusto mong magbago, hindi mo magawa? Because you are dead. Amen! Man has no life! Man has no peace! Isaiah 57 verse 21. Ang tao, walang kapayapaan. There is no peace, saying, my God, to the wicked. Kaya nga po ang mga tao, wala nang kapayapaan, wala akong kasat, walang, hindi masatisfy ng lahat ng bagay. Mayaman na, gusto pang magpayaman. Kahit nakakatapang ng iba. Tama? Hindi sila maging mapayapa kung ano man meron sila as of today. Man has no life, man has no peace. Ito ba yung mga politiko, nag-aaway-aaway, ayaw nang bumaba. Pag nakaupo, ayaw nang bumaba sa upuan. Kaya mga taga-Mambilao, pag sila'y pagod na maupo, ako naman. Ay hindi pa napapagod, di sila na, Brother Willie, ano Brother Willie? Pag napagod, Pastor, pagod na kami, hindi, ako naman. Sa palagay ko, hindi mapagod eh. Man has no peace! Amen! Man has no peace! Magkakaroon nito, wala pa rin kapayapaan, gusto pa rin ito. Magkakaroon, wala pa rin kapayapaan, gusto pa rin ito. Man has no peace. Alam mo, Pastor, pagka ako'y nagkaroon ng magandang bahay, siguro mapayapa ako. Maniwala ako sa iyo. Pag malaki ang bahay, mag-isipin, huwag mo linisin. Tama? Alam ko, sir, pagka ako'y maraming pera, siguradong ako'y mapayapa na. Kaniwala ako sa inyo. Pag marami kang pera, hindi ko mapakali pag-hire ka ng maraming security guard. Na kahit ang asawa mo, pinagtutuntahan mo, kaya ka baka ikay ninanakawan. Are you mean? Alam mo, Pastor, pagka ako'y magandang posisyon, ako'y magandang trabaho, mapayapa na ko. Eh, kalokohan mo yan. Hindi totoo yan. Tama po? Man has no peace. What more? Man has no life, man has no peace, man has no hope. Amen. Yung mga nagsisigarilyo, hope, ang sinisigarilyo. Pastor, I have hope.
Ano sabi ng Ephesians 2:12? Look at this. Are you listening? Yeah. Are you listening? Yeah. Yan po ang extremity ng tao. No life, no peace, no hope. Amen. That at the time, ye were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel, and a stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Tayong mag-asa. Tama po? Are you with me? Ang tao walang mag-asa. Kaya tayo mga kapatid, marami tayong mga inasahang tao na tutulong sa atin. Pero yung taong inisahan natin, hindi nakatulong. Nalungko tayo. Tama? Isa nga, nagtatampo pa tayo eh. Hello, hello, hello. Yung inaasahan mo, naranasan mo din yan eh. Dahil ang mga tao, namamako. Hello, pastor. Problema mo ako. Problema ako, kapalakain. I promise. Peace man. Mamatay mo ng aking kapitbahay. Pero pag nalo na, wala ka ng maasahan. Alam niyo po, mahirap din naman umasa sa tao. Are you with me? Totoo ba? Mahirap umasa sa tao. Man has no hope. Mga minamahal ko, kaibigan, wala tayong pag-asa. We are bound to hell. May nagtulong sa akin, pastor, itinuturo mo ang daan patungo sa langit. Iano naman ang daan patungo sa impyerno? Ang sabi ko, yan, buhay mo, pa-impyerno na yan. Yan mismo. Yan! Balik puso! Yan! Yan! Buhay mo yan! Ang daan pa impyerno. Manas mo. Puso, may relihin ako ah. Yung relihin mo, kasama mo yan sa impyerno. Amen! Amen! Yung relihin mo yan, kasama mo yan, daladala mo yan sa impyerno. Pagdating mo sa impyerno, ano pa? Kaya kung yung membro ni ganito, pasok. Nandiyan na yung pangulong nandiyan. Eh ano ka? Kaya kung yung membro ni Kalantsaw, yan, yan na si Kalantsaw, yan. Nagpalungo ka dyan. Kasama mo! Iyong reniyon. Kaya ang tao, yan po yung ating istig. Unawaan mo ang buhay mo today. Anak, pakinggan mo ba anak, tumingin ka sa akin. Mamawasak din ang buhay mo. Nakakalungkot. Yung tahanan, na yung kanyang tatay, ang haligi ng tahanan, inaanay. Pakinggan mo ang tatay. Tayo ang haligi ng tahanan. Pero ikaw na haligi ng tahanan, pag ika'y inaanay, babagsak ang tahanan mo. Pakinggan mo ako. Tayo ang haligi ng tahanan. Kapag ang haligi ay binubog mo, isang araw, wasak ang tahanan mo. Nakakaawa ang mga tahanan na ang haligi ng tahanan is this. Kung titignan ang kanyang mga anak, walang makitang magandang halimbawa. Hello! Mga tatay na pagdarating sa tagalang sa trabaho, walang ginawa kundi mag-inom! Hindi mo malang magkwento ang anak mo. Hindi mo malang makubos ng anak mo sa pag-aaral. Huwag nakikinig ka, tatay. Amen. Kayong nasa labas, nakikinig din kayo. Amen. Ano ang susunda ng anak mo kung ikaw
Christians. Na kung wala kang makita ang magandang ehemplo sa tatay mo, magsimula ka sa buhay mo today. Amen. Hello? Amen. Meron kang kakapusan. Salamat, may simbahan kagaya nito. Hey, you professionals, don't ever say you are professional. Maraming professional na wala sa Panginoon. Yes, you have your life. You have everything. But listen to this. Sabi ng Bible, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa limutan ito at mapapawa kayong kaluluwa. Ano ang papakinabangin? Praise the Lord. Meron mo opportunity ang Diyos na kumilos ngayong umaga. Man's extremity is God's opportunity. And please listen to the opportunity right now. Pagkakataon ng Diyos para sa iyo ang araw na ito. Amen? Amen. Ano ang opportunity meron sa atin ng Diyos? Sabi ng ating verse, nasa akin ang natulog. Hello? Right. Hello? Amen. From the book of Isaiah, sabi ng Bible, Israel, you destroy thyself. But in me, sabi ng Diyos, sa akin, naroon ang iyong tulong. Listen to me, my beloved. Kung sa tao wala tayong maasahan, pero sa Diyos, nasa Kanya ang ating pag-asa. Nasa Kanya ang ating buhay. Amen? Nasa Kanya ang ating kapayapaan. God's opportunity. Look at first Jeremiah 29 verse 11. Ito po ang layunin ng Diyos sa bawat tao. Listen to me. Are you hearing? I do my best to preach. Very clear. Ako'y lumabaos. Nahihirapan ako. But I want this morning na maging maliwanag ang mensahe ng Panginoon. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Ang nakalagay mo sa Tagalog. Ito po ang kaisipan ng Diyos sa bawat tao. Nakikinig po kayo? Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Ang iniisip ng Diyos para sa iyo, kaibigan ko, ika'y magkaroon ng kapayapaan. At hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa, mga minamahal. Ang iniisip ng Diyos, ikaw at ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Sa inyong buling wakas. Alam mo mga kapatid, ang iniisip ng Diyos sa ating katapusan, nakakita tayo ng maging hawa at pag-asa ng buhay. Anak, yan ang iniisip sa inyong Diyos. Hindi iniisip ng Diyos na ikaw mapahamak. Nakikinig kayo? Amen. Amen. Ang kaisipan ng Diyos sa bawat tao, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng mabuting wakas dito sa mundo. Kaya yung pagkakataon ni binibigay lagi, it is not by accident na ka naka-attend ka sa mahal ni kapag mong baptism. Hindi nagkataon, layunin ito ng Diyos na nakarating ka dito. I praise the Lord, meron tayong mga kapatid from Lucena City. Sila yung nagsisikap, pagamat malayo. There are many, many Baptist churches in Lucena City. Pero kakaiba ang Maharlika, ang mutong Maharlika, masarap, Brad Richard. Tama ba, Brad? Maanghang. Punong-puno ng appetizer. Iba ang Maharlika. Amen! Salamat sa inyo. Nanay from Lucena City, meron. Binigay
Nawa ang oportunidad na ito ay hindi masaya ngayong umaga. Itong iniisip ng Panginoon, I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thought of peace and not of evil. Hindi minulayo ng Panginoon na ika'y magbuhay ng masama dito sa lupa, mapasama dito sa lupa. Ang nilayo ng Diyos, ika'y magkaroon ng mabuting kawakasan. Alam niyo daw, yung namamatay ng gutom, bulan. Huwag daw namatay ng huwag daw namatay ng maginawa, nakangiti lamang. Anong gusto niyo ko siya yung pagkain namatay? Gusto ko? Parang natutulog lamang. Alam mo? Bakit? Ano ang ginawa ng Diyos para sa akin? Are you still there? Letter A. Christ had made peace by His cross. Alam mo ang oportunidad na ibigay sa atin ng Panginoon? He gave His Son, Jesus Christ. Amen. Para yung kaparusahang nakalaan sa iyo, gawin niya doon sa cross ng Calvary. Amen. Alam mo? Amen. Ang aking pong preaching last Friday, early morning, may devotion po kami ng mga hepe. Yung cross, itong cross, actually itong cross, ito po'y para sa mga makasalanan. Ito po'y hindi banal. Makinig kayo ha, for your information, ang cross ay masama. Diyan po pinapatay ang mga makasalanan. Good. Kaya wag mo kayong mapapatataw ng cross. Akala ninyo, takot ang demonyo sa cross. Hindi, para sa kanya nga yan eh. Ang demonyo nga ho ang nag-disenyo niyan. Uy! Bakit? Yan ang cross. Hindi ho yan maganda. Yan ho'y para sa mga masasama. Oh, ngayon, natutunan ninyo sa lamad, naka-attend kayo dito. Kaya huwag kayo magpapatato. O ano? Amen? Diyan ho'y pinapako ang mga magnanakaw. Diyan ho'y pinapako ang mga mandarampo. Diyan ho'y pinapako ang mga rapist. Amen? During Jesus Christ time, tatlo ang itinay yung cross. Yung isa, pinangalanan ng reliyon, si Histas. Sa totoo lang, wala mo sa Bible yung Histas. Right. Kaya kayo papasa ng Bible para hindi kayo maluko. Amen. Wala mo Histas. Doon sa isa, si Barabas. Ano no? Histas, si Dimas. O yan, hindi masyado nagsisimba, ay pinapako din o. Hindi masyado nagbipray, ay pinapako din o. Pero yung nasa gitna si Jesus Christ, tandaan niyo ang cross para sa masama. Pero yung Kristo na pako dun sa gitna ng cross, inaring masama dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Brother Clarence, si Kristo inaring masama dahil sa iyo. O, ano? Di ba ka? Yung kasalanan mo, dinala ni Kristo. Ngayon, dahil hindi ka pwedeng magkaroon ng kapayapaan, si Kristo ang nagbigay ng kapayapaan para sa tao. Hindi mo rin iyo. Nagpapaloko kasi kayo. Tinamang bunga ng reliyo, nag-aaway-aaway. Pag hindi ka sapi, hindi ka pati. Bakit? Hindi kita pati, bakit hindi ka kasapi? Are you mean? Ang kapayapaan ay binigay ni Kristo. Amen. Christ has made peace by His cross.
Are you still there? Yeah. Are you hearing? Yeah. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or in heaven. Alam nyo? Bakit? Ang kapayapayan niya kay Kristo. Anak, halika. Ito mo yung wow. Ito, kasalanan. Kasalanan pa rin, no? Hello? Yung Diyos ka magalit na galit. Pero hindi ko kayo robig kasi hindi matigas ang ulo. Marunusahan ito. Para magkaroon ng kapayapaan ang Diyos Ama dito sa taong ito. Kasi bakit? Kasi ito yung maitim. Ang kanyang anak maitim din. At ang ililigtas maitim din. Ang ginawa niya, ibinibay niya ang kanyang pangarap, ipinahan ko sa cross, at ipinagkasundo ni Jesus Christ ang tao si Romy para sa Diyos Ama. Amen! His death on the cross reconciled us to God. Amen. Galit ang Diyos sa'yo. Amen. Galit ang Diyos sa'yo. Pero ang ginawa niya, pinagbabi kayo ng Diyos. Amen. Amen. Sinabi nito, Ama, ibayaran ko na ang kasalanan ng taong yan. Amen! Magkaroon ko na ng kapayapaan. Amen! Jesus Christ himself reconcile us! Amen! From the cross! Amen! Kaya ang tao ito nung magsisi at tinanggap si Kristo bilang nagpagligtas ang Diyos Ama na galit sa mga kasalanan. Nagkaroon ng kapayapaan. Amen! Amen! Ang isang araw siya'y mamatay, hindi ko nito bumuhay na ang salamin. Amen! Amen! Ano nga mga kapatid? Amen! Kaya nga ang kapayapaan na kay Kristo Jesus. Amen! Reconcile us. Amen. Amen. But else, Christ brought life through his death. John 20 verse 31. Hindi lang tayo nireconcile, kundi binigyan niya tayo ng buhay. Amen. Yung dating patay, hiwalay dahil sa kasalanan, binigyan ka ng buhay. Hello? Bakit binigyan ang buhay? Nireconcile ka kay. Muli kang iniugnay sa Diyos. Amen? Amen. Yung nawalang kaugnayan, ibinalik ng Panginoon Jesus. Amen. John 20:31. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that believing he might have life through his name. Amen. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sa relihiyo. Hindi sa pagitan ng gawa. Tanging sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hello. Kaya sa aming pagbisita, magkakaroon ko ng buhay na ang buhay na ito ay kasama ang Panginoon kapag tumiwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Christ has brought life through his death. In Isaiah 53:5, look at this. Isaiah 53:5. Isaiah 53:5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities.
The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen. Kaibigan ko, ito ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Amen. Para bigyan tayo ng buhay. Yung bawat latay na meron si Kristo Jesus, inangyari para ikaw at ako'y gumaling. Amen. Are you with me?